kakilala ko pa to, pero pasensya na, brad, ah. Kilala kita, kaibigan pa kita, nanonood ka pa ng Mocha Girls doon, inaraw-araw mo kami noon. Pero pasensya na, ha. Kailangan kitang punahin, walang kaibigan. Oh, ito si Renato Reyes, ha. Kakilala pa man din natin ito, kakilala ito nung keyboardista ko, pinakilala sa akin, tapos araw-araw pumupunta ito dun sa Mocha Girls Show, kinakausap ako, tsaka si Mocha. Ha? Keso ko ano-anong pinapasok sa aming utak. Kala niya makakalusot siya. O yun, Mexican peso is the currency in Mexico. MX. Tala, yun na nga. Thank you po. Sabi nila, ito naman yung issue dito kay Lolo Elmer. Alam niyo itong issue na ito. Ito, mukhang nakakaawa o, di ba? O, wala akong... Ako naman, naawa din ako nung nakita ko. Pero nagkonting research lang ako, ha? Oy, Jobert the Good Book, araw-araw din to, $10, hindi to bumibitaw. Banat by, shoutout po sa best friend ko na si Dalia Limpero sa LA. Love na love ka namin, watching from Santa Barbara, California. Uy, baka naman mahanap mo ako ng best friend dyan, ha? Jobert the Good Book. Ha? Baka may maging best friend din tayo dyan sa California. Tapos maging ano ko, magkaasawa ako dyan. Tapos maging American citizen ako dito. Tapos pag yumaman ako, ha? Pag ano rin ako ng ano, ng sarili kong network dito sa Pilipinas. At magagalit ako pag hindi ako pinayagan. Bakit? 100% Pilipino ako eh. Ha? Anak ng tucha itong mga tao dito sa Pilipinas. Oh, lalo na yung mga sa Twitter. Oh. Twitter mga kabubuhan eh. Florante Bias, salamat sa... Sa 5 Canadian. Hindi nga, seryoso ako ha. Anong pangalan ulit nito natin? Jobert the Good Book. Hanap mo ako dyan ng best friend, ha? Dyan sa United States of America, ha? Pagkahanap mo sa akin ng best friend dyan, balay mo, magkatuluyan kami. Tapos, maging American citizen ako. Hindi 100% American citizen na ako. 100% Pilipino na rin ako. O, tapos magkapera ako kunwari. Ha? Ay, naku. Bibili ako ng network ko dito at itatayo ko din. At pag hindi sila pumayag, ha? Sasabihin ko, suppressing of press freedom yan, ha? Mga loko talaga eh. Mga loko. Oh. Eto na. Oy, grabe naman. 250, Carol from Tokyo, Japan. Keep on watching you. Uy, taga Tokyo. Ang ganda rin ng picture ni Madam. Alam niyo, mga magaganda ho sa Pilipinas, napunta na sa Tokyo, sa Japan ho. Ay, wala akong biro. Wala, hindi ako nagloloko. Baka akala niyo niloloko ko kayo ha. Pansinin ninyo. Salamat sa 250, madam ha. Pwede kang pambili ng kape yan. Alam mo, pagka napunta ka sa Japan, ang daming magagandang Pilipina doon. Kung gusto mong maghanap ng magandang Pilipina, nasa Japan. Yun lang masasabi ko. Totoo po, wala akong biro, hindi ako nagbibiro ha. Marami yung magaganda dyan ha. Oh, si Lolo Ermer of the Piston 6 will not be going home today because has the same name as someone with an estapa case. And there's no time to verify if it is him. He spends another day in jail. He's 72 for fuck. Ha? Even on the humanitarian grounds, he should be freed. Asus, mga banan! Ay, nako naman. Kaloko, alam mo ito ha. Si Renato Reyes ha. Itong tinatawag na legend. Lahat ng administrasyon nilabanan ito. Ito ang simbolo ng aktivista. Ha? Dapat parangalan to eh. As in, parangalan ito na activist of the century. Pambihira ho ito. Ha? Pambihira ho ito si Renato Reyes. Lahat ho ng pangulo, nireklamo nito. Ha? Sa tingin ko, ah, sa tingin ko lang naman ha, pag ito naging pangulo, irereklamo rin niya yung sarili niya. Hoy, saya ulo mo! Siguro pag naging pangulo din ito, magagalit pa rin sa sarili niya. Dahil bakit? Yun ang kanyang ano eh, ang kanyang simbolo ng aktivista. Ha? Kahit sarili niya siguro against siya. Uy, pasensya na, Renato Reyes, ha? Pasensya na, pero totoo, sinasabi ko lang ang totoo. Uy, saan sa Japan? Wala akong magandang makita sa Japan. Uy, marami, ha, sa Tokyo. Grabe yun dyan. Gusto mo, turo ko sa'yo. Mga yung magagaling gumaganong-ganon dyan, ha? Hindi, oh, pati yung mga Japonesa. Naku, grabe, oh.
ang kukikinis na mga kutis. Parang naka, ano tawag dito? Naka, hindi ulata, baka akala ano iba. Parang naka stocking shoe sila lagi sa kinis nila. Marvin Balance, $2. Attendance, bago pumasok sa work. Huwag ka munang pumasok! Hayaan mo sila doon, magkasakit! Dito ka muna! Kabasama muna tayo, walang iwanan. O, ito na nga si Rally King, si Renato Reyes. Ayan. Yung kanyang binabatikos, sinagot na rin niya. Bakit? Alam nyo, naawa din. Ito, ito. Seryoso na to. Sandali lang, seryoso ka na. Ha? Seryoso ka na. Seryoso si tatay. Baka naman sabihin ni lolo ko natin. Ay. Alam nyo, naawa din po ako kay tatay. Baka kala ninyo hindi ako naawa. Sa sobra akong awa, eh sabi ko nga, bakit hindi man lang ito pinalaya? Eh matanda na ho ito. Kaya lang, tama rin naman pala si Renato Reyes. May sinabi siyang tama. Alam niyo kung ano ho yung tama na yon? Meron nung kaso si tatay na estapa noon pa. Eh paano na lang kung pinalaya ito? Baka ang akusasyon naman nila eh, sabihin naman nila, masyado niyong maniubra ang batas. Bakit pinalaya? Eh, may stapa case siya. Ha? So, sa madaling salita ho, Renato Reyes, sinagot mo na eh. Meron siyang kaso, so dapat talagang sagutin niya kahit matanda na po siya. Wala ho tayo magagawa. Kailangan niya hong sagutin yung kaso niya ng yun. Kaya hindi ho siya basta-basta pwedeng palayain. Maintindihan yung ibig ko sabihin. Hindi ho pwedeng, oh, kasi gusto lang namin palayain na siya. Kasi nakakaawa. Eh, sandali ho. Marami hong nakakaawa sa bilibid na may mga kaso din. So ano, pag naawa na tayo, sige, papalabasin na lang natin yan. O, ang MB ko lamang po sabihin, okay, ngayon nakalabas na ho si tatang, ha? Nakalabas na ho siya, nagpiansa ho ata siya. Hindi ho ganun kadali. Dapat to siyempre alamin. Sandali, tama po ba yung may kaso ka o may kapangalan daw siya, may ganito. O alamin muna natin, hindi yung pwedeng, sandali, may, nakita na tayong kapangalan niya, same ang pangalan, tas may kaso. Pakawala natin kasi nakakaawa siya. Hindi pwede yung ganun. Dapat siguro doon, kasi kung hindi, mapapahamak naman o yung pulis na magpapalaya sa kanya. Eh sinagot na rin ito ni Renato Reyes yung tanong niya eh. Tapos meron pa siya, pakcheck. Asus, mga bana. Ayun na ako. Ay, nako. Drink big kiss. Bring kiss. MX 550 peso, $50. Mexico peso ba yun? Hi, Banat ba? You're so funny. Nakakawala ka ng stress, ha? Watching live from Ensenada, Mexico. Viva Pilipinas! Always watching your videos. Uy, magaganda rin nun dyan mga babae dyan sa Mexico, no? Diba? Mga Latina. Tama ho ba ako? Eh, magaganda ho yung mga Latina dyan, eh. Yung mga Latina, parang mga Pinoy din yan, eh. Pinay, diba? Yung mga magagandang Pinay. Tulad mo, ate. Ang ganda ng iyong profile pic. Ha? Thank you. Thank you very much for your 50. Salamat po, ha? Eto pa. Ay, grabe naman. O, eto pa, eto pa. Sandali lang, ha? May nagbigay din ng 250. Hindi ko mabasa yung pangalan ninyo kasi naka-Japanese yun. Eh. Yung magandang babaeng may profile pic na nakapula. Ha? Pulang-pula ang damit niya. Hanggang dun ho ba sa baba, pula din ho. Ang ibig ko sabihin ho ng baba, sapatos, ang dudumi ng isip nyo. Asus, mga bana. Ay, naku talaga, ang dudumi ng isip ninyo, ha? Pag sinabi kasi, oh, bakit, oh, maganda ho sa babaeng nakapulang damit, tapos pulang sapatos. Manalo ho yun. Yung nakadress, tapos pulang sapatos. Ayun, salamat po, madam, ha? Cindy Katabay, $2. Haya sa asawa ko, MacGregor Miranda, happy 6-year anniversary. MacGregor? Kaano-ano niya po ba yung ano, yung sa UFC ba yun? Galing din yun eh, si MacGregor. Ayun po. Si Carol din yan, idol. Ano yun? Sinong Carol? Uy, Gemma Snyder, 5 Canadian. Salamat po, madam. Ayun na nga, oh. Ayan, sabi nung isa, dapat daw sa mga aktivista, eh, katulad ito nila Renato Reyes, gusto naman nila yung magiging komunista, o gusto nila yung ganong klase, eh, pumunta nala sa North Korea. Alam mo, may point sila dun, ha? Diba?
Ito na lang gusto kong tanong sa mga kababayan natin eh. Alam naman natin ang gusto mangyari nito mga makakaliwang grupo. Nasa baka akala niyo inuusgahan ko sila, hindi 'yo. Nasa website po nila. Baka akala ninyo nasa web, hanapin ko ngayon, one time papakita ko sa inyo. Nasa website po nila na talagang they want to ano overthrow the government. Eh sabi ko nga aba, ibang usapan naman. Tsaka makikita naman natin eh, ultimong yung batang nagsalita na pinost natin. Diba? Anong sabi niya? Pabagsakin! Oh, ang gobyerno ni Duterte! Ang pasista! Ng tuta ng Amerikano! Ha? Diba may pagganong-ganon sila paulit-ulit yung pasista! May ganito! Ha? Ang gaganyan! Ang yaman na ka! Ang hindi ka! Ha? Pag nag-rally sila, may tono sila eh. At saka yung words nila, inuulit-ulit lang nila. Parang ang ginagawa siguro nila yung may speech. O ano speech? Ito yung speech. Ito yung pattern. No? Basta ilagay mo lang yung word na pasista. Ilagay mo lang yung diktatorya. O isama mo dyan siyempre Marcos. Kasi kailangan lagi ibintang kay Marcos eh. Mamamatay tao. Mga ganyan. Lagi. Kailangan. Pare-pareho. Wala nang pinagbago yung speech nila. Ayan o, sabi ni Devil Hunter, only in the Philippines kahit fake news, may press freedom pa rin. Oo nga eh. Sa totoo lang ha, sa dami ng fake news na nilabas ng mga mainstream media, hindi ko maintindihan bakit wala sa kanilang nakukulong. Ha? Bakit? Dahil ba takot yung gobyerno na pag kinasuhan sila, sisigaw na naman ng press freedom? Wala eh, wala tayong mangyayari dito eh. Parang kawig mo si John Lloyd. Oy! Asus, mga bana! Present! Wag naman ganun, wala namang lokohan. Si Jessica Kawamura, 250 oh. Japan din to ha. Jessica, kita-kita tayo dyan pag nagpunta ako ng Japan ha. Baka mamaya puntaan ako nung obsessed na backlash na macho dancer dyan. Na laging nanunood ng vlog natin, ha? Ah. Ay, wag naman. Sabi ni Legendary JM 2000, they're the biggest retarded here in Philippines. Wago. Nakakaya naman doon sa may mga ganyang klaseng sakit po. Hindi ho dapat sila ikumpara dito sa mga to. Eto mga to, wala talaga ito. Mas may karangalan pa huya mga yan kesa naman doon sa ito. Pasensya na, yun ang totoo. Ay, grabe naman. Oh. Sunod-sunod na naman. Si Benny De Leon. Attendance lang, Banat Bay. Watching from North Vancouver. British Columbia. Tama ho ba? Ay, pagka nagpadala kayo dito ng mga gamit, ha? Mga taga Canada. Huwag niyong kakalimutan, ha? Umak. Yung parang PedEx ho yan. Pero mas maganda ang umak. At pag may problema kayo, sabihin nyo lang sa akin. Ha? Sasabihin natin sa may-ari ng umak sa Canada. Kilala ho natin yan. Producer ho yan, si Kuya Larry. Pag may problema kayo, pag yung bagahin ninyo, bukas, dumating ko na rin, pagdating doon sa mga kababayan nyo dito, sa mga kamag-anak nyo sa Pilipinas, at bukas yung maleta, sabihin nyo lang sa akin. Sasabihin ko dyan kay Kuya Larry, palitan mo ng dalawang box yan. Box lang, walang laman ha. Ang bobo pala sumagot ni Gabby Lopez. Oo nga eh no. Namula si Kuya Eric Anthony, 50 pesos. Salamat. Ay grabe naman, sunod-sunod na naman oh. Ay grabe. Andali lang ha. Eto si Evelyn Barrett, 5 euro. Salamat po. Si ano yung DKK, 50. Christina Mikkelsen. Ano po yung DKK? Naku po, grabe naman ho. Ang dami-daming nanonood. Alam nyo, ako sa inyo, natutuwa talaga ako sa inyo, ha? Kasi iba't ibang bansa ang nanonood sa atin, ha? Iba't ibang bansa! Uy, alam nyo, kung gusto nyo pang kumala tong video na ito, kasi ganito ang algorithm nyo mga yan, eh. Pag chinel nyo, yung mga kaibigan ninyo niya dyan sa bansa na yan, makakapanood. Kaya sana po, hiling natin sa mga taga-ibang bansa, i-share nyo po itong video natin para ho yung mga kasinungalingan ng media. Eh, sa akin nga, sabi ko, hindi na tayo makakalaban dito sa mga media pag papakalat ng fake news. Sila, pag nagpakalat ng fake news, press freedom. Pero pag yung mga vlogger nagkamali lang, grabe yung dikdik nila na fake news. Ultimo kay Mocha eh. Diba, kinuha nila sa Philippine Star ni Mocha yun.
Aba, si Mocha ang pinagbintangan ng fake news kahit ang galing sa Philippine Star? Nahulog talaga ako doon dito. Asus, mga diba? Banat! Diba? Oh, dahil dyan, sayo muna si Banat Boy! Ayan na. Asus! Ito na nga, si Renato Reyes. Ano, nagrarally ka pa rin dyan ngayon? Ayun pa rin siya, nagrarally pa rin, no? O, oh, diba? Anyway, ganyan naman laging ginagawa mo, magrally na magrally. Alam nyo ba? Ito ha, baka kala nyo hindi totoo ha. O, Diego Latigo TV, pa-promote ng channel ko. Ay, Diego Latigo! Hindi ko alam yung channel niya, pero promote na rin natin. Panoorin nyo na rin, no? Mas maganda kung panoorin niya, makamakatotohanan ng mga vlogger kaysa sa mga artistang umiiyak-iyak pa. Tapos kukuhanan ng kapatid habang kumakanta ng... Tapos sasabihin, nakakal, di nyo alam, dinadanasan ng kapatid ko. Eh, ganun! Andali, binaligtad ko lang kasi yung wire. OC, no? OC ba tawag doon? Oo nga naman. Oh, ayan na nga. Wait lang. Ayun, babalita ko pala sa inyo. Alam mo, pinaano ha, baka akala nyo, dilolo ko kayo. Kasi pinagsuggest dito, sabi nung sa nagsuggest, mag-imbita ka naman ng ano dyan, ng support. Ah, ng... ng ano, ng dilawang tae. O kaya ng mga makakaliwang grupo. Aba, syempre naman. Nag-imbita ako, ginawa ko. Sabi ko dun si Pei, kasi si Pei, kaklase niya yung si Ilago. Ha? Baka akala nyo ha, kaklase niya si Ilago. So sabi ko, Pei, sabi mo naman dyan si Ilago, invite ko siya. Mag-dinner kami. Oy! Asus! Mga banat! Wizard! Sabi ko sa kanya, imbita mo naman. Interviewin ko siya. Ha? Ang topic namin eh, sino ba talaga ang dapat ano? Nakalimutan ko sa sabihin ko. Sino ba dapat ang magsabi ng sorry pag nagkamali? Ako pag nag-aaway mag-jowa, ang babae o lalaki, ha? Eh kasi palagi na lang lalaki nagso-sorry. Kahit mali ang babae, kakainis, no? Eh anyway, eh sabi ko nga pinaimbitahan ko si Ilago. Sabi ko mag-i-zoom ko siya, interview ko siya. Tatanungin ko lang bakit gusto niya ang bakit gusto niyang hindi matuloy ang anti-terrorist bill. Terorista ba siya? Tatanong ko lang ng ganun. Tanong lang naman, wala naman ako paghusga. Tatanong ko lang siya. Yung totoo, madam. Madam, ito lang ang tanong ko. Bakit mo ba ayaw ang anti-terrorist? Pinoprotektahan mo ba sila? Yung mga ganung tanong, ano? Baka babaan ka agad ako noon, sabihin noon. Ang bastos mo naman, bastos mo. Hoy! Ang bastos, hindi ako yung mga tumatay sa pinggan, yun ang bastos. Aw naman, no. Hoy, Twinkle de la Mar. 2.99 British pound. Banat ba, pinagseselosan ka na ng asawa ko? Huwag ganun! Hindi pa nga kita nalalapitan at nahayayapos. Nagseselos na agad siya. Sus naman. Antay mo na mamayapos kita. Huwag mo kasi pagsilosan. Hindi, sir. Hindi ako ganyan na tao. Pag may asawa na, hindi ako pumapatol. Dahil ginagalang ko ang sanctity of marriage. Sanctity ba nga yun? Basta makagamit ng term, no? Eh, basta ginagalang ko ang marriage. Ha? Sabi nga nila eh, ano ang greatest protection? It's not condom. Ha? Diba? It's a wedding ring. Pag dapat, pag ikaw eh, kasal na, wala nang, ano, wala na hong iba-ibang dinadali. Pero pag mag-jowa pa, pwede. Kaya pakasalan nyo na kagad. Biro lang. Wait. Ayun na, grabe naman. Dami naman nagbibigay kagad. Sandali, isa-isain ko. Wait lang. Si Parik Imok. Abay, nag-message siya ng Canadian $2. Banat ba, di ba NPA yan si Renato Reyes? Yung totoo? Bubulong ko na lang sa'yo. Basta... Naalala niyo yung kwento ko? Eto, personal ko to ah. May nag-imbita kay Mocha sa anniversary ng NPA sa Davao.
Hanggang doon na lang ang sasabihin ko. Baka itanggi. Alam na. Alam na.